still life at paggamit ng imahinasyon sa pagpipinta. Ang mga Pilipino ay sikat sa buong mundo dahil sa angking kagalingan sa pagpinta. At ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang dalawang estilo ng dalawang pintor. Ang still life na ginagamit ni Fernando Amorsolo at paggamit ng imahinasyon na ginagamit ni Mauro Malang Santos. Ano ba ang ibig sabihin ng still life? Ang still life ay pagguhit mula sa totoong tao, bagay at pangyayari. Ang mga bagay na kinukuha ng inspirasyon ng pintor ay mga bagay sa paligid, kadalasan sa kultura at tradisyon ng kanilang bansa. Ang halimbawa ay itong dalawang larawan. At si Fernando Amorsolo ay gumuguhit gamit ang still life. Ilan sa kanyang likha ay ang The Fruit Gatherer, Tinikling sa Baryo, Buhay sa Bukid, Portrait ng Babae, at Paglilibag ng Watawat. Ang ikalawang estilo ay ang pagguhit mula sa imahinasyon o mga bagay na hindi totoo at mula lang sa isipan. Ang halimbawa nito ay ang dalawang larawan sa inyong harapan. At sikat si Mauro Malang Santos sa paggamit ng kanyang imahinasyon at ang kanyang obra ay ang Woman Fruit Vendor. Trees, imahe ng tatlong babae. At ito rin. At pinagatan niya ang portrait na ito na Fiesta. Kaya tandaan, iba't iba ang estilo ng mga pintor sa pagpipinta. Linangin natin ang mga ito at mahalin ang sariling atin. Halina, gawin natin ito. Gumuhit ng isang artwork gamit ang iyong imahinasyon. Ilagay ito sa isang malinis na papel o sa isang kwaderno. Salamat sa pagkikinig. Lumikha ng malikhain. Salamat!